Welcome to my channel, Elsa Barte Vlogs. Nandito na naman ulit ako. Kumusta po kayo? Magandang araw. Hindi po ako naka-upload ng aking mga video sa aking YouTube channel kasi dito po sa amin, malakas po ang ulan, may bagyo po guys. So, hindi ko po pinipilit kasi ang ingay po talaga ng bubong. So, hindi po talaga pwede maingay at saka ano po guys. So, kung gusto ko man na mag ano upload, wala po kasi akong advance na video ngayon. Hindi po ako nakapag ano advance ng video para sa YouTube ko. So, ito po, samahan niyo po ako ngayon, magluluto po ako ng kutsinta at tama-tama po guys. Masarap po ito, parisa ng kape, gatas, Milo, basta masarap po ito sa agahan at sa merienda. Pwede kahit anong okasyon, pwede din po. At samahan niyo po ako sa aking pagluluto. Kuha po tayo ng kutsinta. At ang mga ingredients po guys, ito, kasaba flour, all-purpose flour, 1 cup, at saka 1 cup din po pala to. At saka brown sugar, 1 1/2. Gagamit din po tayo ng cheese para sa toppings. Pwede din po new guys. Kaso ito po ang available ko ngayon. So, yan po pwede po. At saka lay water, 1 kutsara. Gagamit din tayo ng aswete, 1 kutsara, at saka maglalagay ako ng tubig ng 1 kutsara din guys. At saka gagamit tayo ng water, 2 1/2. Gagamit din tayo ng grater para sa ating keso. At ito, gagamit din tayo nito guys. Paglagay natin mamaya, ipakita ko sa inyo kung paano, kung gusto niyo pong ninegosyohin ang pagkakitaan. At gagamit din tayo ng molder. Ibabrush lang po natin ng may oil or may margarine. Tunawin lang po ang margarine guys, tapos basain mo po to, doon mo ilagay, tapos ganyan lang po. Ang parang hindi po siya dumikit, ang purpose po niyan guys. Tapos, at gagamit din tayo ng whisk at itong lagayan. So, umpisa na po natin. Paghaluin po natin ang lahat na ingredients. Ito po yung 1 cup na cassava flour. Nasala ko na po yan. 1 cup na all-purpose flour. Nasala ko na din po. Ilagay na din po natin ang ating brown sugar, 1 1/2. At maglalagay din tayo ng water, 2 1/2. So, lagyan ko po to guys ng 1 kutsara na mainit na tubig. Hindi ko po nabanggit kanina, mainit po na tubig para pong magkakulay ang ating kutsinta. At ito po yung lay water. Ilagay ko na din po. Maglagay din tayo ng mainit na tubig sa ating. Mababaw lang ito kutsara. Gagawin na lang natin guys na 2 kutsara. Mababaw po ang kutsara ko. Bali 2 kutsara po. So, paghaluin ko po ito dahan-dahan. Hanggang mahalo po lahat ang ating ingredients ko. At kung sa mga hindi pa po naka-subscribe dyan,
pindot na po ng subscribe button at huwag kalimutan pakihit sa notification bell para updated po kayo sa mga ina-upload kong mga bagong videos. Ganyan lang po guys, haluin maigi at siguraduhin nahalo po talaga at huwag yung hayaan na may buo-buo po guys. At ilagay na po natin ang ating aswete. Ayan. Hindi po ako gagamit ng food coloring para pong natural lang ating kutsinta. Wala po akong ginagamit na. Ayan, para magkakulay. Habang nagmi-mix po ako dito guys, may hinanda na po ako kaserola, yung steamer ko po. May nalagay po na pong tubig, half ng aking steamer, at saka bubuksan na lang po yan. Papakuluin natin pagkatapos dito. At pagkatapos dito po guys, salain po natin para sigurado po walang buo-buo. Ayan, salain po natin. Salain ko po ulit. Ayan, dalawang beses ko po sinala para sigurado pong matanggal ang mga buo-buo at saka matanggal din po ang bubbles. Ayan guys. So, magpakulo na po tayo. Buksan na po natin ang ating kalan. Buksan na po natin ang ating kalan. Ayan, may kailangan po ang steamer nyo po guys. Kailangan may tela. Parang hindi po siya tumulo. Pag kumulo na po, hintayin po natin siyang kumulo. At i-ready na po natin sa ating molder ang ating mix na kutsinta. Po tayo maglalagay dito guys. Before po tayo maglalagay, kailangan pong kanawin muna natin ulit kasi parang hindi po papailalim yung ating mixture. So, maglalagay na po tayo. Medyo dami-damihan ko lang po to guys kasi hindi naman po to aalsa. Ayan, mga apat na kutsara. Mababaw lang po tong kutsara ko guys.
na po natin. Kasi kumulo na po ang ating pinakulong tubig. So, steam na po natin to ng 15 minutes. So, guys, ilagay na po natin. Sa medium heat lang po natin ang ating apoy. Hindi po natin lakasan ang apoy. Medium heat lang po. Hintayin po natin ng 15 minutes to 20 minutes, guys, ang luto niyan. Guys, 15 minutes na po. So, tanggalin na po natin. Luto na po to. Ito, guys, gagamit lang po tayo ng toothpick. Pagtanggal, ayan. Natin yung natitira, guys. 3, 4, 5, 6, 7. Dito, guys, dito ko po ilalagay kung gusto niyo pong pang negosyo. Ayan, pwede po dyan. Lulutuin po muna natin yung natitira. So, lutuin po natin ulit ng 15 minutes po. Ating last batch na kochinta. Luto na po lahat, guys. So, i-transfer na po natin dito sa lagayan. Ayan. Uy. Ayan, guys. Ang paglalagyan natin pag gusto mo pong magpa-order sa online. Ganyan lang po. Ilagay natin sa ganitong microwaveable na bulol na ako. Hindi ko ma-pronounce. Na Tupperware. Ganyan lang po. Napakasarap kahit hindi ko pa po natikman, guys. Alam ko po masarap to. Ayusin ko po muna. Since yan na po, hindi po ako nag-gloves. Wait, kuha muna akong gloves, guys. Ayan po. So, may natira pa. Lagay natin dito sa platito. Maganda po to, guys, sa mga panghandaan. Wari, may birthday. May okasyon. Pwede din po pala to, guys, pag maglagay kayo ng hindi lang po cheese. Ang nabanggit ko kanina, cheese at saka nyog. Pwede din po yung yema. Sa mga mahilig sa mga matatamis, yung yema po. Pero ako, okay na po yung cheese or nyog.
Kaso available ko po ngayon is yung cheese po. So, ito po ilalagay ko. Ang gamit ko po guys, large size na molder. Nakagawa po ako sa aking ginawa kaninang sa ating ingredients. Dali. Nakagawa po ako ng 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 29 peraso po. So, tingnan nyo po. Napakaganda. Pwede na po ito panghandaan. So, lagyan na po natin ng toppings. Ayan, ganyan lang po guys. Sa ibabaw lang po. Toppings natin. Lagyan po natin lahat guys. Pero hindi ko lang po dadamihan kasi yung mga anak ko hindi po mahilig sa cheese. Mahilig po sila sa matatamis. Ito po guys, so pwede nyo po itong ibenta ng 50 pesos kasi nakalagay po sa lagayan. Representable naman po ang ating lagayan. So pwede po siya ibenta ng, depende po sa inyo. Kasi kung tingi po nito guys, 5 pesos po ang bentahan. So ang laman niya, 8. So siyempre, isama po natin ang ating lagayan. Ayan. Napaka-presentable na po kung gusto nyo pong pang-negosyo o pang-regalo kung gusto nyo pong i-business ito. So, ito po guys. So, tikman ko po muna. Nahilig po ako sa cheese. Ito, hindi ko po nilagyan kasi yun po guys. Hindi po sila mahilig ng ano, cheese. Mas gusto po nila yung ito guys, titikman ko na po yung kunat niya po guys, tama lang po para sa akin. Isubok ko na po. Tama lang po yung tamis niya, hindi po masyadong matamis, tama, katamtaman lang po para sa akin. Tama lang po itong ano, yung templa na to guys, yung mixture natin. Tapos ang ating vlog for today guys. Thank you so much sa mga patuloy na sumuporta sa aking mga ina-upload, nagko-comment, nagla-like. Thank you so much po. At saka sa mga hindi pa po nakasubscribe, paki-subscribe na rin po at paki-like at paki-hit sa notification bell para updated po kayo sa mga bago kong mga ina-upload. See you on my next video. Bye-bye. God bless, guys.